guys. Good afternoon. Ito pang yung Mom Shilay. Well, well, well. Puyat ako. Huwag yun ang tanungin po kung bakit. Well. Ano lang. Sa aking, yung kay ano, kay issue ni Francis Leo Marcos. Nakakalungkot isipin nun sa kabila ng pagtulong ng isang tao, yung tapat na pagtulong ng isang tao, may mga tao pa talagang nagagalit sa kanya. Diba? Kasi, hindi nasapawan sila, hindi sila nakabenta, merong tao na mali daw yung ginagawa, kesyo nangungotong sila. Maraming nagsasabi na imbis na bigyan natin ng pasasalamat ang isang tao. Kasi, imagine, truck-truck, tonetoneladang bigas ang ibinibigay niya. Pero, ganun pa man, nakakatanggap pa rin siya ng batikos. Kung ano man yung pangalan niya, Francis Leo Marcos man, o ano man yung pangalan niya, kung nandaya man siya ng pangalan, kung nandaya siya ng papeles, kung may kaso naman siya noong unang panahon, bakit kailangan natin husgahan? Yun lang yung tanong ko, bakit natin kailangan husgahan? E samantalang, kung ginawa man niya yun dati, o sabihin natin, criminal siya dati, ganito siya dati, hindi ba pwedeng magbago? Bakit yung mga nagnakaw, mga pork barrel queen, andyan yung mga nagnakaw si Ramon Bong Revilla, si President Estrada, mga Estrada, mga ehersito, bakit sila? Pagtapos silang makulong, nakakabalik sila sa Kongreso, nakakabalik sila sa government, bakit yung mga simpleng tao na businessman, hindi? Katulad ni Francis Leo Marcos, bakit kailangan natin pag-aksayahan ang tao na to ng oras para siraan kung nakakatulong naman siya sa buong bansa? Hindi naman siguro siya magpapagod o gagawa na para lang gumawa ng masama. Diba? Bakit? Bakit kailangan natin siyang husgahan? Kailangan pa natin siyang siraan? Bakit kailangan pa natin siyang ipakulong, ipahuli? Wala naman siyang ginagawang masama. Siguro sa mata yun, napakayabang niya. Pero sa kabila ng kayabangan niya, marami siyang tinutulungan na tao. Hindi ilang isa, hindi ilang dalawa, libo-libo. Daig pa nga niya sila, bilyar eh, na milyon-milyon ang lupain. Diba? Si bilyar ayaw pang bigyan ng middle class. Kasakiman, diba? So, anong palagay niya sa pang-middle class? Siya, bawal na ba na ngayon magbigay ng gatas? Ng salamin para sa mga walang pera? Bakit kailangan siya ang idiin ng lahat ng tao sa kabila ng pagtulong niya? Diba dapat magpasalamat tayo kasi may mga ganong tao? Diba? Diba dapat i-appreciate natin yung mga bawat binibigay niya? Bakit ganun? Nung masama yung nangyari kay Francis Leo Marcos, ang daming media. Pero nang namimigay siya ng kabang-kabang bigas, walang media. Siya pa yung nag-e-effort na mag-vlog, kung ano-ano yung gagawin, diba? Para lang mapansin siya ng tao. Actually, nagpapapansin siya, yes. Bakit? Para dun sa mga politiko na nakaupo lang. Para dun sa mga politiko na walang ginawa. Kung hindi, panghimasukan pa yung ABS. Buti nga, may isang Francis Leo Marcos eh. Peki man siya o ano. Kung ano man siya, kung ano man yung lumabas sa kanya. At least, namigay siya. Sabihin natin masama talaga nang galing yung pera niya dati. O di kaya'y nagpapanggap siya.
Pero mas maganda na yung nagpapanggap na tao eh. Kasi nakakatulong siya. Mas maganda na yung ganong tao na mapagpanggap, at least may ibubo ka. Diba? Hindi katulad ng mga taong mapagpanggap ni kahit piso, ayaw pambigyan. Ayaw pa mamigay. Tulad ng mga Villar, kinustyon pa ni Nancy Villar yung pagbigay ng ayuda. Samantalang hindi naman talaga nabigyan ng middle class ng tamang ayuda, di ba? May mga lugar sa Pilipinas na hindi nabigyan ng 6,000, 6,500 or 8,500, 8,000. 1,000 nga lang napunta sa amin ata. Tapos sabon, tapos isang manok. Tapos apat na noodles, dalawang sardinas, dalawang kilong bigas. Yun ba yung pinagmamalaki mo, Nancy Binay? Diba? Tapos, itong tao na to, hindi man nakarating sa amin yung ayuda, pero nababalitaan namin. Totoo man yun o hindi, scam man yun o hindi, at least, sinabi niya, pinagyabang niya na may ganito, at mayroong taong kumilos. Nagva-vlog siya, minamahal siya ng mga tao, pinapalaw siya, idol siya, kasi alam nilang may mapapala sila. Diba? Bakit sadyang pagtama yung ginawa mo, merong tao talaga na talagang kukuha ng atensyon para lang masira siya. Katulad ng matanda. Yung matandang, ano ba yun? Nasaan ba yun? Ewan ko. Pero, pag gumawa ka ng masama, katulad ng ABS na napakalaking kumpanya, ayaw nila ipasara. Diba? Itong tao na to, pilit nilang sinisira, pilit nilang nakukulong. Ano, para walang tumulong? Ibig sabihin, this time, bawal lang tumulong. Bawal na pala ngayon mamigay kasi makukulong ka. So marami na namang matatakot. Marami na namang matatakot na tao na mamigay ng mga ayuda, na mamigay kasi andyan na naman yung tax. Hahabulin sila ng tax. Marami na naman ngayong tao na imbis na ibibigay na lang, iisipin nila, hala, hahabulin ako ng NBI. Hala, marami magagalit sa akin. Matatamaan, masasaktan, kasi hindi sila makapagbigay katulad ko. Crab mentality. Bakit natin kinaiinggitan ng taong namimigay? Dapat kaya kinatutuwa natin yun eh. Motivation. Dapat na mamotivate tayo ng mga taong yun para mamigay din tayo. Diba? Ang gulo eh. Ang gulo ng mundo. Kung sino yung gumagawa ng tama, kung sino yung tumutulong sa government, siya yung nakukulong. Pero yung mga simpleng tao na nagmumura, na gustong patayin ng Pangulo, pilit nilang pinapalaya. Sabagay, mayaman naman si FLM. Kaya niya yung sarili niya, kaya niya ipagtanggol. Pero tama ba na ganun? Katulad nung teacher, mali yung ginawa niya. Pero, yung mga samahan ng mga teacher, pinagtatanggol pa siya. Mali pa yung nagpakulong sa kanya. Diba? Ang labo natin, Chong. Ang labo-labo ng buhay natin. Bakit yung mga fake news na nakakasakit sa mga taong tumutulong, pinaniniwalaan natin? Pero yung mga bagay na sadya nga namang hindi ka nais-nais o masamang gawain, pinapabura ng lahat. Katawa, no? May nakakatawa talaga yung mga ganun. Kayo, dapat bang makulong si Francis Leo Marcos? Dapat ba siyang kasuhan? Fake man yung pangalan niya o hindi?
Dahil sa Marcos na pangalan, nagising ang marami. Dahil sa Marcos, Francis Leo Marcos na yun, nakakain ng maraming tao. Dahil sa Francis Leo Marcos na yun, medyo gumaan yung trabaho ng Pangulo, ng government na magpakain sa milyong-milyong tao. Lumabas yung mga hindi talaga natulungan, yung mga niloko ni Francis Leo Marcos, magsilabasan na kayo. Yung mga natulungan, magsilabasan din naman kayo. Yung mga mayor, sila Mayor Isko, yung mga binigyan niya ng ayuda, lumabas naman kayo. Pagtanggol niyo naman siya. Kasi, hindi niya deserve ang madiin. Kahit mayaman siya, hindi niya deserve ang laitin ng ibang tao, tawagin unggoy, tawagin pangit. Kasi, ganun na ba yung bayani dapat? Ganun na ba dapat yung mga bayani sa ngayon? Na, kailangan masasaktan sila, kailangan papatayin sila, kailangan makulong sila kasi gumagawa sila ng tama. Ano to, Rizal? Bonifacio? Pero yung mga dapat hindi maging bayani tulad ni Len Silawan, yun yung inaano ng tao dahil lumalaban sa gobyerno. Pero yung tumutulong sa gobyerno, ayaw nila. Ang labo ng batas natin. Ang labo ng mga Pilipino. Ang labong mabuhay. Diba? Kayo, anong suggestion nyo? Hanggang kailan na lang tayo ganito? No? Ay, nakakapagod maging Pinoy. Sa ibang bansa naman ata, walang mga ganito eh. Bakit dito sa Taiwan, tahimik? Eleksyon, tahimik. COVID, tahimik. Kasi may kanya-kanya silang buhay. Kanya-kanya silang humihinga. Eh sa Pilipinas, hihilahin ka ng hihilahin pababa, imbis na pataas. Imbis na ma-appreciate nila yung pagyaman mo, yung pagbunyi mo, yung nangyayari sa buhay mo. Kagagalit pa nila. Ang hirap ng sumikat ngayon. Kaya kami mga, ako, baka mamaya, pag sumikat yung pagiging vlogger, mawawala. Makukulong na. Kaya huwag na kayong magpasikat, guys. Makukulong lang kayo. So, hanggang sa muli, nilabas ko lang ang aking saloobin. Yeah. Bye-bye. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe my channel and please click the tiny bell para sigurado kang updated sa aking mga video. Senator Bilyar, alam mo, nung na future ka kay, ano ba yun, magpakailanman, yung buhay mo, nung magpakailanman, visit ako sa'yo nun, totoo lang. Kasi, napaka-plastic eh. At saka ibang-iba yung kwento sa totoong buhay. Minsan, tayo naman nakakakilala sa sarili natin, kaya mahirap humusga. Pero sana, bago tayo magpalabas ng talambuhay natin, sana totoo. Senator Bilyar, alam mo nung time na kumakandidato yung asawa mo, idol na idol ko kaya yun. Pero nung unti-unti kayong nandyan sa Senado, nakaka-offend. Tapos, di kayo namigay ng ayuda. Imbis na ayuda ang ibigay nyo, buto. Within 2 months ba? Tutubo ba yun? Paano kung walang lupa ng tataniman? Paano nila itatanim yun? Pagkatapos, pati yung pagbibigay ng ayuda sa mga middle class. Ano po ba yung definition ng middle class sa inyo? Sino-sino po ba yun? Maaari po ba namin malaman kung ano yung middle class para sa inyo? Para alam naman namin kung kasama ba kami doon o baka hindi. Hindi na nga sinama yung mga OFW karamihan eh. Pati ba yung mga middle class na nasa Pilipinas? Unang-una po, ang dami nagmahal na bilihin. Ang hirap bumili. Ang hirap sumakay. Napakamahal ng pamasahe. Nakaka-offend lang kasi
pati yung nasa middle class na question. Yung mga teacher,